What's up guys? It's another day. It's another night pala mga ka-keepers. It's another vlog na naman tayo guys. So, ayun mga ka-keepers, today is December 28th. So, it's my birthday guys. So, happy birthday to me. So, ayun mga ka-keepers, congratulations sa mga nanalo sa ating pa-giveaway raffle sa tatlong winners guys. So, ipapadala ko yung package niyo by first week ng January guys. So, January 6. So, ayan mga ka-keepers. So, abangan na lang ninyo sa mga nanalo dyan. Nag-PM na sila sa akin mga ka-keepers. Binigay na nila yung kanilang details, name, address, and cellphone number guys. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa aking barracks para mag-relax. So, ayan mga ka-keepers. Dahil yung mga betta fish at mga isda guys ay nakaka-relax lalo na pag galing ka ng trabaho mga ka-keepers. So, titignan mo lang yung mga isda mo na lumalangoy. At pinapakain mo guys, nawawala yung pagod natin mga ka-keepers. So, yun yung totoong fish lover or betta keeper mga ka-keepers or fish keeper. So, ayan, kapag nare-relax kayo sa inyong mga alagang isda at yung mga pinaghirapan nyo guys ay mga nagbunga din. So, ayan mga ka-keepers. So, ayan guys, ngayong gabi merong dumating kanina guys, mga 5:30. Galing siya ng Shopee. So, mag-re-review tayo ng air pump. So, ano bang magandang air pump na gamitin para sa ating mga isda? Lalo na sa mga, yung mga flowerhorn, goldfish, koi. So, iba't ibang klaseng isda na nasa aquarium mga keepers. So, ito siya guys ay mura na at madami pang tank na malalagay mga keepers. So, tara, samahan niyo ako. Let's do review of air pump. Let's go. A few moments later. So yung mga keepers, ito yung i-review natin guys. So bubuksan na natin. Nabayaran ko is 1,000. Yan 1,038 dahil meron siyang kasamang tawag nito, yeah, filter, sponge filter, merong hose. Meron siyang air stone. So, ayan mga ka-keepers. So, tara. So, ayan mga ka-keepers. Nandito na yung galing ng Shopee. So, ang gagawin natin, let's do unboxing review. So, ng air pump mga ka-keepers. So, bubuksan natin guys. So, ang in-order ko mga ka-keepers ay sponge filter, merong hose, merong air stone. At itong air pump na magkano ba to? Air pump nasa 700. So ayan mga ka-keepers. So ito. So ayan guys, malaki siya. Malaki yung box niya. So maganda yung review niya guys sa Shopee. Maganda siya dahil apat na daanan ng hangin yung pwedeng ilagay natin. At ang maganda doon mga ka-keepers, pwede tayong maglagay ng extension. Yung mahabang pwedeng mag-extend sa iba't ibang klaseng sa iba't ibang klaseng tank. So pwede siyang maramihan mga ka-keepers. Then ang kagandahan daw nito guys ay tahimik siya. So hindi siya maingay mga ka-keepers. So umorder tayo ng para sa ating mga guppies, tong sponge filter. So maliit lang siya guys, ayan. So, ito. Ayan, mga keepers. So, kasama na rin to guys. Ayan. Dahil meron kulang tayo ng sponge filter para sa ating mga guppies. So, ayan guys. So, nabili ko siya sa halagang nasa 100 plus din guys. 100 plus. Then, next is ito. Itong brand na to guys ay ayan, meron pala tayong in-order na hose, 3 meters and air stone. So ayan mga ka-keepers, importante to guys. So itong maganda tong air pump natin, malaki Sebo aquarium air pump. So ayan guys, so malaking malaki siya. Then nasa 8 watts. So, 8 watts siya mga keepers. Tipid na siya para sa kuryente natin mga keepers. Then, malakas na yung kanyang airflow.
So ayan guys, so susubukan natin, pero nag-base ako sa mga reviews ng mga bumili nito. Then silent type siya na air pump. So ayan, so hindi siya maibig sabihin, hindi siya maingay. So kasi minsan nakakairita yung ingay ng air pump, mga ka-keepers. So lalo na yung medyo mumurahin. So ito siya guys, is mura din naman siya, nasa 700 pesos. Yun, malaki na yung matitipid ninyo sa kuryente. Then marami na kayong aquarium na malalagyan ng air pump, ng air, ng hangin, ng oxygen. So ayan guys, so buksan na natin. So ayan. So ayan guys, meron din siyang manual dito sa loob. So, ayan. Hindi natin kailangan basahin. So ayan guys, maganda itong Sebo na brand. Sebo Aquarium Air Pump. So ilagay ko guys yung picture dyan sa screen ko kung kaninong seller ko siya nabili. So ayan yung pangalan ng air pump, mga keepers. So ayan guys, so malaki nga. Yun, meron na tayong malaking air pump. So ayan guys, so sigurado matibay na matibay itong mga keepers. Then meron siyang apat na itong, ayan guys, apat na ano dyan, lalagyan ng ganito, hose lalagyan ng hose, mga ka-keepers. So ayan mga ka-keepers, ang ina-expect ko guys ay maliit siya, pero pagdating malaki pala yung size niya, siguro kasing laki ng beta tank. So ayan mga ka-keepers, kasing laki talaga siya ng beta tank guys. Then meron siyang air control dito guys, pwede nyo pahinaan or laksan yung flow ng hangin. So ayan mga keepers, ito yung maganda sa ating Sebo Aquarium Air Pump na SB948. Ayan guys, so ito yung cord nya. So direct na siya guys. Then meron siyang shockproof dito mga keepers, itong apat na to. Ayan, so hindi siya, kahit na ilagay nyo siya sa isang sulok guys, hindi siya gagalaw mga keepers, dahil meron siyang rubber na para sa pagkapit sa surface mga ka-keepers. Then ayun, so mamaya guys try natin kung meron nga bang tunog or totoo bang sinasabi nila na silent siya na type ng air pump mga ka-keepers. So usually mga air pump natin guys maingay, narinig niyo yung parang tunog talaga niya na lumalabas yung hangin. So ito guys, subukan natin. So sa mga gustong bumili mga ka-keepers, check nyo na tong seller na to, dito ko binili yung air pump. So ayan guys, so murang-mura mga ka-keepers, nabili ko siya noong 12-12. So ayan guys, so tara, subukan natin, let's go! So ayan mga ka-keepers, so subukan na natin ang ating Sebo air pump. So Sebo yung brand niya. Then ano siya, SB948. So subukan natin kung tama ba yung sinasabi nila na silent type siya na air pump. So ayan guys, saksak na natin guys. So 8 watts siya. So ayan, nasaksak ko na mga keepers. So ayan, ganyan lang yung tunog niya mga keepers. So hindi siya masyadong malikot na air pump. So ayan guys, hindi siya masyadong matunog. So hindi siya masyado ding nagbabibrate mga ka-keepers. So stable siya. Ayan lang, pakinggan nyo guys. So ang lakas din ng hangin. Then meron tayong controller dito mga ka-keepers. Ayan, pinating pahinaan, depende sa klase na gagamitin natin. Then laksan natin guys, dahan-dahan. So ayan, so maganda nga mga keepers. So ang lakas pa ng hangin, apat siya guys na butas na tube na lumalabas yung hangin mga keepers. So sa isang tube pwedeng 5 tank, dahil meron siyang extension na nabibili guys, yung parang i-coconnect mo siya din, ilalagay mo dito. Ganon din dito mga keepers. So ayan, silent type siya. So madaming tank yung pwedeng malalagay dito guys na masusupplyan niya ng hangin. So ayan yung pinaka maximum niya na airflow. So hindi siya masyadong maingay mga ka-keepers. So ayan,
So sana guys, meron kayong nakuhang idea ngayong araw na to kung anong klaseng air pump bibili na natin guys. So i-recommend ko sa inyo mga ka-keepers na bili na natin tong ganito guys, 700 pesos. So mas sulit siya kaysa bumili tayo ng mura, then madali masira guys, then bibili naman tayo ulit, gastos na naman yung mga ka-keepers para sa atin. So bibili na lang tayo ng siguro ipag-ipunan natin guys, 700 pesos. Ayan, malakas na yung airflow. So apat yung pwedeng lagyan niya, pwedeng i-connect. So sa isang connection guys, pwede tayong mag-connect dyan ng ilang mga tanks. Then ganun din dito, ganun dito, then ganun din dito mga ka-keepers. So and guys, maraming salamat. So meron din siyang adjustable ano, air control. Yan. So ganda guys. So hindi siya malikot na air pump. Yan mga ka-keepers. So ayan guys, maraming salamat sa unboxing review ng air pump. So ayan mga ka-keepers, sinubukan na natin ang ating Sebo na brand ng air pump. So ayan guys, na-supply niya ng tubig ay ng hangin. So ayan mga ka-keepers, so tingnan nyo to guys, na-connect ko siya sa isang dito, sa isang filter. Then itong isa guys, dito siya. Then check nyo itong puti guys, ayan yung puti na yan. So papakita ko sa inyo mga keepers kung ano yung masusupply nya sa isang gamit lang na, sa isang butas lang mga keepers. So ayan, tara. So punta tayo dito sa likod ng bahay namin mga keepers. So check natin yung puti kung meron bang nasupply na air pump sa tatlong, apat na aquarium doon guys. Ay tatlong aquarium, isang pond. So ayan mga keepers. So ayan, ito na yung sinasabi ko guys, sa isang butas pa lang ng air pump na yon, marami na tayong aquarium na masusupply. So ayan guys, so ito siya. Ayan mga keepers, nakonect ko siya dito. So ayan guys, nagpagawa ako ng ganito mga keepers para marami siyang connector. Connector siya guys ng ating mga air pump, ng ating mga, ayan guys, sa iba't ibang class, ayan, mga hose. Ayan, so ayan mga keepers, nasupply siya. Ayan. Ayan. Then meron din dito guys. So nasa low level pa lang yung volume ng ating air pressure mga keepers. So try natin i-max guys, yung maximum niya na level. So ito guys, hindi ko pa na-on. Ayan. So i-on lang natin. Tingnan natin kung meron siyang masusupply na hangin. Ayan mga keepers, ayan meron na. So ayun, meron na din. Ayan. Then ayun, so luluwagan lang natin konti guys. So ayun, lakas. So mga keepers, ang lakas ating air pump. So balance na sila. Then mga ka-keepers, ang gagawin natin ngayon, i-full volume natin yung pressure ng tubig. Ng ano pala, ng air pump, yung pressure ng air pump. Kung gaano ba kalakas. So ayan guys, yung low pressure niya ngayon. Then i-max natin volume. So push na natin max volume. Ayan. So ayan mga ka-keepers, ganyan kalakas ang air pump na to. Ganyang kalakas mga ka-keepers, tignan nyo. So nasa 8 watts siya. Ayan guys, so sobrang lakas. So then tahimik pa yung ating air pump, hindi pa ganun kaingay, hindi pa ganun kalikot mga ka-keepers. So sobrang lakas. So check natin ulit sa likod, may nagbago ba? Yun, lumakas din siya mga ka-keepers. So ayan guys, kita nyo, lumakas yung kanyang pressure. Ayan. So sa isang connector lang yung mga ka-keepers ito. So ayan guys, maraming salamat guys. Sana bili nyo itong ganitong klaseng air pump.
So ayan mga ka-keepers, maraming salamat sa pagsama ngayong gabi guys. Sana meron kayong natutunan at i-share sa mga kapwa natin fish keeper guys dito sa Munchings Aqua World. So sa mga bagong viewers ko dyan na hindi pa nakasubscribe, so subscribe sa channel ko mga ka-keepers. So ayan, click nyo na ang subscribe, i-on ang notification bell guys para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So ayan mga ka-keepers, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye.